Hello mga ka-cakes delay, another day, another cake order, another blessings. So eto na nga, shout out pala sa aking former office mate from PLDT, Marie Chris Dizon. Shout out sa iyo Chris, thank you so much sa pagtitiwala at pagsuporta sa aking maliit na kabuhayan at sa pagtitiwala na ako ang gumawa ng 7th birthday cake ni Brandon Ethan. So ito na nga ang kanyang team dito is Peppa Pig at ang kanilang venue ay sa McDonald's. So ang kagandahan lang kay kay McDonald's, medyo hindi sila strict pagdating sa mga team cake. So yung previous video ko kasi yung last time 'di ba yung kay Ether sa Jollibee, medyo ano naman si Jollibee sa mga team cake, hindi siya ganoon ka nag-aalaw. So ang kay McDo, ito okay sa kanila yung mga team cake na like this, Peppa Pig, Unicorn. Kasi yung last time, McDo yung kay Mabi din. Inaalaw nila yung mga ganitong ano, may character. But anyway, going back, sobra talaga nagpapasalamat kay Chris na ako yung kanyang pinili. Biruin mo, all the way from Pasay to Tondo at talagang pinalalamog car pa niya to. Sayang nga hindi kami nagkita during the pick-up time. Kasi nagkaroon ng ano, wala kasing driver. Kaya pinalalamob car na lang niya to. Bali, ang set nito is 6x4 na merong kasamang 10 inches number cake na number 7. Then 12 pieces na 3-ounce cupcake for only 1,899. So up to now, naka-promo pa rin po itong set cake ko na to. Choco moist na din po siya. Then printed topper. Okay, so then after few days nagchat ulit si Chris, nagpadagdag siya ng additional cupcake. Now worth ang 12 pieces ko kasi it's 500, pero dahil mga friendship natin, so mga friendship natin, 'di ba? Discounted na 'yan. So I'll give her a 450 for additional 12 pieces cupcake. So this simple lang naman yung design niya. Actually yung sample design na pinoward niya is fondant. Eh, ang sabi naman ni Chris, okay lang naman na i-printed namin. So, ayun, sana nabigyan ko ng hustisya, Chris, yung cake design na gusto ni Brandon. And happy 7th birthday ulit sa'yo, Brandon. Ang bilis ng panahon, grabe, nung magkasama kami kasi nito sa PLDD, parang, Diyos ko, nasa tiyan pa lang yata, ang anak pa lang niya nun, si Ben. Diba? Hindi mo masabi. But anyways, ayan nga pala, pina-flash ko pala sa screen yung aking page. Baka naman pwede niyo yung pa-follow-follow or paki-like. Huwag naman puro nood lang. Support-support din sa pag-like and pag-follow. Then, ito na yung kanyang 12 pieces cupcake. Bari, pink and green na lang din yung ginawa ko dito. Ayan, so napaka-simple lang naman niyang gawin. So, sa mga gustong mag-bake din dyan, aral-aral, nood-nood lang kayo sa YouTube. Diba? Sa mga tutorial, join-join kayo. Diba? Kasi hindi naman talaga lahat ng bagay nakukuha ng isang upuan. Siyempre, try and try lang. Katulad ko yun, ng mga unang pagbibake ko, diba? Hindi naman talaga agad ako naging marunong gumawa ng cake. May mga palpak din talaga yung mga ingredients sa una. Matigas yung cake. Meron pa nga, nabibiyak pa nga yung cake, diba? Tapos yung icing ko noon, parang matabang pa. Siyempre, timpla-timpla. Siyempre, sooner or later, kapag lagi mo nang ginagawa yung isang bagay, na-enhance mo na siya. Kahit sabihin mong ginaya mo lang yung recipe ng isang content creator na napanood mo, diba? Walang problema doon kasi lahat naman talaga. Sabi nga ni Chef Abby Bailey, diba meron akong shinner na post ni Chef Abby Bailey, yung gaya-gaya po tumaya. So walang problema, walang ano sa pagiging gaya-gaya, 'di ba? Kaya ka ginagaya ng tao kasi you inspired others. Ganun 'yun. Ako walang problema. Oh, ayan, nagka-problema pa nga. Ito ang problema, 'di ba? Yung naputukan ka ng yung biglang lumabas yung icing doon sa ano kasi napalaki yung pag-cut ko or paggupit ko doon sa dulo ng piping bag. Pagka ganito talang grass tip, mga ganitong grass tip.
medyo yun talagang iiwasan mo kapag kasi malit yung ano yung pinaka-tip na yun. Lumabas siya pag pindot ko, 'di ba? Umano yung icing. Oh, anyway, going back, walang problema sa pagiging gaya-gaya. Kaya ka ginagaya dahil nai-inspired sila sa iyo. At ayan na, wag na maraming say. Tapos na yung cake natin at ito na yung party ni Brandon, 'di ba? So, yun lang. Mas maganda pa rin talaga yung nag-share tayo ng mga knowledge natin sa iba dahil eh, 'di ba, hindi naman lang ikaw ang gustong mabuhay sa mundo, 'di ba? Mga ganun. Ako wala akong pinatatamaan. Kumbaga, wala naman akong ano, kung wala akong inaano kung kanino man. 'Di ba? Sinishare ko lang din 'to kasi napanood ko lang naman din 'to sa ibang mga baker or mga chef, like nga yung sinabi ni Chef Abby Bailey, Silangga nga, meron ngang binabangga din. Hindi naman binabangga, pinaparinggan Silangga kasi may isang chef din na nag-aano yata sa kanya, binabash or anything. But anyway, labas na kayo doon. So, eto na nga, happy birthday, Brandon. Ayan, sana lumaki kang mabait kay mami. O, diba? Ang galing na itong mag-TikTok na itong batang to. O, ayan pala sayaw, o, diba? Alam kong magiging, ano to eh, magiging successful itong mga anak ni Chris kasi si Chris naman ay napaka madiskarte nitong tao na to. Kilalang kilala ko to at masipag talaga to. Nagagawin niyan lahat para sa kanyang mga anak. Ganun naman ang mga nanay, 'di ba, para sa mga anak natin, 'di ba? So thank you so much ulit sa pagtitiwala, Chris. And God bless everyone. Pa-support and pa-share na rin po ng aking video kasi doon po tayo nakakakuha ulit ng mga new clients para naman, 'di ba? Yung way of promotion natin, yung mga pagtatag ninyo, yung mga words of mouth and recommendation, napakalaking bagay po nun para sa akin. Salamat po sa patuloy na pagtitiwala at pagsuporta sa aking munting kabuhayan, Cakes ni Lay at iba pa. Papalo and subscribe na rin po sa aking YouTube channel and also sa aking page. Salamat everyone! Bye-bye!